Mahalaga po ba ang pagbabasa ng salita ng Diyos? Yan po ang sasagutin natin sa videong ito. Mga kapatid, bata pa lang po, alam na po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakakapagbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Bata pa lang po, alam na po natin ito. Kaya ano po ba ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos, tinatawag din po natin itong Biblia. Ang Biblia po ay tinatawag na small library o maliit na silid aklatan. Nakapaloob po sa Biblia ang 66 books. Ang 66 books po ay nahahati sa dalawa. Tinatawag po itong Old Testament at New Testament. Sa Old Testament, meron po tayong 39 books. Sa New Testament naman po, meron pong 27 books. Ang salita ng Diyos po ay tinatawag ding Biblia. Gumamit po ang Panginoon ng mga tao para maisulat po, mga kapatid, ang pinaparteng ng Panginoon. Maraming nagsasabi na ang Biblia ay sinulat lang din pala ng tao. Kaya tao lang din ang gumawa. Ginamit ng Diyos ang tao para isulat ang kanyang mga salita at dapat niyang sabihin para iparating po sa atin, sapagkat kung hayop ang gagamitin ng Panginoon na hindi marunong magsulat, lalong hindi po tayo maniniwala. Kaya gumamit ang Panginoon ng instrumento katulad natin na marunong magsalita, marunong magsulat, at nangungusap ang Panginoon. Kaya po siya gumamit ng tao. Katunayan ang sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 16, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ang salita ng Diyos po ay kinasihan ng banal na Espiritu. Hindi lang po basta ang tao ang nagsulat nito at nag-invento. Hindi po, nangusap ang banal na Espiritu ang Diyos sa bawat author po ng Biblia. Kaya naman, ang salita ng Diyos ay buhay at maaasahan. Kaya ang Biblia po, hindi lang ito sinulat ng tao. Ito'y tinatawag na banal na kasulatan din po. Ito ay holy. Ito ay kinasihan ng banal na Espiritu. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, naakda at naisulat, mga kapatid, ang ipinaparating ng Diyos para sa tao. Ngayon po, mahalaga po ba ang pagbabasa ng salita ng Diyos? Ang sagot po dyan ay, opo, napakahalaga po nito. Ang unang puntos po natin na dapat natin malaman, ang salita ng Diyos po ay nagtuturo. Once na binasa po natin ito, para po tayo nagbabasa ng manual. Ito'y tinatawag rin na manual ng buhay. Nagsasabi po ito kung ano ang dapat gawin at kung anong dapat iwasan. Tinuturuan po tayo nito kung ano ang tama at hindi dapat gawin. At kung ano ang purpose po natin sa buhay. Marami pong nagtataka at nagtatanong, ano nga ba ang layunin niya sa buhay na ito? At ang salita ng Diyos, kapag binasa po natin, ituturo po tayo nito sa tamang landas. Yan po ang sabi ng Kawikaan chapter 3, verse 5 hanggang 6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Napakainam po na isang tao ay nagbabasa ng Biblia. Kapag binabasa niya ang Biblia, lalo siyang igaguide ng Panginoon sa tamang landas. Sa panahon na nahihirapan at naguguluhan na po siya, idadirect po tayo ng Panginoon sa tama, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Napakadami po na pwedeng ikapahamak natin sa mundong ito. Pero salamat sa Panginoon at salamat sa salita ng Diyos, matatagpuan po natin ang tamang landas sa buhay po na ito. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay po sa atin ng correction. Tinuturuan po tayo nito kung ano po ang dapat natin gawin kapag tayo po ay mapapahamak. Kung kilala niyo po si David sa awit, ang dami po niyang sinabi na ang salita ng Diyos ay kailangan niya sa kanyang buhay. Sabi po ng awit chapter 23 verse 4, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ang aking kasama. Ang dala niyo'y pamalo, ang sa akin nag-iingat. Ang inyo namang tungkod, ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Ang tinutukoy po niya doon ay ang salita ng Panginoon na gumagabay sa kanya kahit nasa malalim o pinakamahirap na pinagdadaanan ng buhay ni David. At alam naman po natin ang buhay ni David, tinalo niya si Goliath ay naging hari, naging kalugod-lugod po sa harapan ng Diyos ang buhay ni David dahil sa kanyang pag-meditate po lagi ng salita ng Diyos.
Kaya nga po, si David, yung salita ng Diyos, grabe po yung pagpipresyos niya sa kanyang puso. At ginamit niya po ito para magtagumpay sa kanyang buhay. Sabi nga po ng Awit chapter 119 verse 11, ang salita niyo ay iingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Gaya ni David, ito'y kinip niya, tinago niya sa kanyang puso at inapply niya po lahat ng mga inuutos ng Diyos at sinasabi niya. At siya'y naging masaya po. Sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, makita po natin yung pagtuturo at pagsusuway ng Panginoon sa atin at ito'y itago po natin sa ating puso. Katunayan po, ang pagbabasa ng Biblia o ng salita ng Diyos ay tagubilin po ng mga unang mananampalataya pagka pinapasa po nila ito sa kanilang mga successor. At nagiging tagumpay po ang nangyayari kapag hindi nila kinakalimutan at kinakaligtaan ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Tulad na lang po kung kilala nyo si Josue sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Napakasarap pong sariwain ang sinasabi ng Panginoon na kapag ang kanyang kautusan at ang salita ng Diyos ay kinikip na po natin pagkagising pa lang natin ng umaga at bago lumubog ang araw o bago tayo matulog, nagbabasa pa rin po tayo ang sabi ng Joshua, kung gagawin daw po natin ito, uunlad tayo at magtatagumpay. Napakasarap pong pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. Kaya nga po, ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay pinapaalala po sa atin na mainam na basahin at pagbulay-bulayan po. Gaya po ng sinabi ng Joshua, araw at gabi, pagbulay-bulayan po natin ito. Kaya po, ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay paalala po sa mga mananampalataya. Kaya nga po, pag nagbabasa na tayo ng salita ng Diyos, magpapakita po ito na minamahal natin si Jesus. Dahil ito ay utos at ginagawa natin, natutupad po natin yung kalooban ng Panginoon. Nasabi po ng John chapter 14, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Kung nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, tinatawag din po itong love letter ng Panginoon. Pag lalo natin binabasa ito, lalo nating nauunawaan kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Ang pagbasa ng salita ng Diyos ay nagtuturo, nagbibigay ng tagumpay sa atin, at ang pagbabasa ng Biblia ay pagpapakita na nagmamahal tayo sa Panginoon. Yan po mismo ang nakalagay sa salita ng Diyos. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon, ito rin po yung pagkakataon ng Diyos para magsalita sa atin. Siya ay nangungusap sapagkat sa pananalangin tayo po ay nagsasalita sa Panginoon. Sa pagbabasa ng Biblia, ito naman yung pagkakataon ng Diyos para meron po siyang sabihin sa atin. Sa pagbabasa po natin ng salita ng Diyos, tayo po ay lumalapit sa Panginoon. Lumalayo po tayo sa gawa ng kaaway. The more na nagbabasa po tayo ng kanyang mga pangako at pinagbubulay-bulayan po natin ito, napakalayo po natin sa pwedeng gawin ng kaaway. Mas lalong mangusap po sa atin at mas lalong magpakahayag ang Panginoon sa atin. Maraming bagay at marami pa mga kapatid na malalaman natin kapag tayo ay nag-aral ng kanyang salita. Kapag tayo ay magbabasa at magbubulay ng salita ng Diyos, lagi po tayong mananalangin at lagi nating ipabukas sa Panginoon ang ating puso at ating isipan na maunawaan ang lahat ng hiwaga at pangako ng Panginoon sa Biblia. Lalo po tayong lumalim sa pananampalataya, lalo po nating makuha at malaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin, at lalo tayong iwasto at ituro kung saan ang tamang direksyon natin sa buhay na ito, pamamagitan po ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Salamat po mga kapatid, kung nakarating po kayo hanggang sa dulo ng video ito, salamat po sa inyong oras, marami nawa tayong natutunan, at sa susunod na video po ulit. God bless you po.